Good evening mga kasikap. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa error code 007 Acid type aircon Mitsubishi. Ito yung drain pump motor. Kung titignan natin mga kasikap, yan ang dahilan. Titignan natin, no? Napakarumi. Hindi na niya maikot yung pinaka funded niya or pinakailisi, kaya kailangan nating linisin para hindi na siya mag-malfunction. Ganito lang paglinis mga kasikap. Gamit lang kayo ng screwdriver para kiskisin lang yung dumi. Kaya nagkaroon ng error code 007 mga kasikap, dahil hindi na umikot yung motor. At pwede din itong i-testing bago ibalik, kasi ang supply nito ay 220 volts. At i-testing nyo muna, ikuha kayo ng timba, lagyan ng tubig, tapos paigupin nyo kung talagang iigup siya. Kasi kung defective yung motor winding or motor, hindi pa rin siya ikot, error code pa rin. Ang gawin lang natin mga kasikap ay linisin lang mang maigi, kasi para yung dumi, dahil sa sobrang liit ng fan blade ay hindi na siya makaikot. Kaya linis lang ng maigi, kasi ito yung karaniwang cause o dahilan kung bakit nagkaroon ng error code 007. Ito ay sa mga cassette type aircon Mitsubishi. Ito na mga kasikap. Pwede ring dahilan mga kasikap ay yung wiring niya galing dito sa drain pump motor going to PCB board. Baka nagkaroon ng lost connection or hindi maayos yung pagkakabit, kaya magkaroon talaga ng error code. Dapat i-check din yun. Tapos kung okay naman yung connection, buksan, dismantle lang itong drain pump. Tapos pagkatapos malinis, i-check din natin yung continuity ng motor niya para masigurado na ito yung problema. Pero pag ganyang error code kasi mga kasikap, ay sigurado na yan yung drain pump, pero talagang problema dyan. Kung hindi problema or hindi defective yung pinaka board niya, diretso ka na dito sa drain pump. Ito naman mga kasikap, itong nilinis ko ay ito yung float valve. Ito yung nagpa-function or nag-defend dito. Kung mataas na yung tubig, tumataangat siya, tapos tatakbo yung motor. Tapos kung mababa yung tubig doon sa drain pan, at hindi pa tatakbo yung motor, kasi may level ito eh. Ang level nito high at saka low lang. Pag nag-high na,
naangat siya dahil football siya, automatic takbo yung tubig. Kasi nagdepende sa level ng tubig. Pag low, hindi mo natatakbo kasi hindi pa abot yung hindi pa siya mag normally open yung pinaka motor connection niya. Kailangan din itong linisin mga kasikap para sigurado. Ito mga kasikap, na-symbol natin ulit. Balik natin yung drain fan, yung pinaka ilisin niya. Bilis lang ito dahil maliit lang. Tapos huwag nating kalimutan yung o-ring dun sa pinaka casing ng pump. Kasi mag-leak yung tubig o hindi siya mag-ihigop dahil magkaroon ng air gap, papasokin ng hangin kaya hindi siya ihigop. Kaya kailangan huwag kalimutan yung o-ring mga kasikap. Tapos na mga kasikap. Thanks for watching at abangan lang sa susunod yung mga susunod na video natin na tutorial about engineering equipment and facilities. At ito ay ikabit na namin mga kasikap. Thank you.